Ayan guys, pupunta pala kami ngayon sa Binalonan. Ayan, di ba? Mga avid supporters yan. Oh, tingin ka naman, guys. Hi! So, nakaready kami. Ay, sorry. Nakita. Ah, ito si Kuya Jack. Oh, yan. Oh, yan. On the way na kami, guys. Saan tayo punta? Sa assembly area nila sa awit. Sa Binalonan. Oo, ayan. Binalonan City. Ito naman sa akin ang OOTD natin. Binalonan City. Ang galing. Ayan. Green at saka red. Perfect. BBN! Tanggalin mo yan, Dai. Baka hindi ko makabuhin buhay. Ayan, doi na kami. Char lang. A few moments later. Ayan, guys. Saan ba gaganapin? Doon daw sa malapit sa Sumi, sabi niya. Oh, dito ata. Yun guys, dito doon banda sila, dito banda guys, dito. Ayan. So parang mukhang sa Shakey's na lang kami mapupunta. Ayan na nga, o diba o? Sasabi mo, Tito Joyce, kung saan tayo mapapadpad. It's so amazing and stunning, you know? Wonderful. Ayan. Andito kami ngayon, itong mga taong nanditong sumusuporta, hindi nabayaran to. Ay, gusto mo yan? Basta ako kay Lenny ako. Charot. 1 hour later. Redion. Guys, dito tayo waiting. Yan. Mga ka-BBM, Sarah. Yes. Ayun na siya. Ayun na, oy, nakita ko. Ayun na siya. Papa! Papa! Papa? Guys, punta na kami si Kirsty, BBM, solid BBM to. Yes, ayan. Sama namin sila. Bye, alis muna kami. Sorry lang, alay-lakad pala kami. Ayan. Traffic eh. Ayan ang traffic. Guys, binigyan kami. Oh. Dito, dito, dito. Ayan na yung mga kapatid ko. Guys, dito na kami. Grabe. BBM BBM guys, sa kanya binigay yung isang roll. Oh, di ba? Oh. Apuram, iyak na. Iyak na si Saisay, hindi pa nabigyan, hindi nabigyan. Wala na po. Ito na lang po. Na kaming umuwi. Pwede nang umuwi, may plastic na. Yes. Yan guys, kahit umambon, madami pa rin tao. Kapamilya, nandito na kami. BBM! BBM! Yan guys, dito na kami. Tara! Tara! Ayan, dito na BBM, Sara. BBM, Sara. Sabay-sabay, bagong unang
Nakarating sa Manawan at dito bumalik sa Binalonan para mapanayam at makasama kayong lahat ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pagpunta rito. Alam ko po, marami sa inyo ang matagal nang nakantay at nagbilad sa araw at nagpainit. Kaya naman siguro napakainit ng salubong na nangangamdaman namin. Yun lamang, nung nagmamotorcade po kami, tuntua na ako. Dahil naghihiyawan at nagtitilian ng mga tao. Sabi ko sa sarili ko, okay to, may asim pa. Sabay, ang sunod na tanong, nasan si Sandro? Kaya mas malakas yung hiyaw-hiyaw ko pag nabanggit ko yung pangalan ng anak ko. Alam niyo po, yung anak ko ay busy-busy nasa Ilocos Norte. Tumatakbo siya bilang congressman ang primero distrito ng Ilocos Norte. Kaya ipapaabot ko na lang sa inyo, sa kanya, ang lahat ng wedding proposal. Meron isa, sinasabi, iyon na, boto ko, pero akin si Sandro. Patanong ko sa kanya kung papayag siya. Palagay ko papayag yun. Maraming salamat po sa inyo lahat. At kami po sa Unity Team ay kung saan-saan na po nang galing at marami na po kami napuntahan. At
pagpunta naman namin dito sa lalawigan ng Pangasinan. Dito po, lalo na sa west side ng Pangasinan, ay naramdaman namin ganun din ang aming salubok na nakukuha sa taong bayan. Kapag lalo na naumpisaan namin at napapag-usapan namin ang aming naging adhikain na pagkakaisa. Kaya naman po, naging unit team ang tawag sa amin. Dahil kami ni Naisara ay ang aming layunin. Ang aming hangarin para sa Pilipinas ay unity, pagkakaisa. Kaya po, lahat po ng ating mga senador, kung titignan po ninyo, ay iba-iba pong pinanggalingan ng partido. Dahil po, yan ay halimbawa doon sa aming sinasabi na pagkakaisa. Kahit na hindi po, kahit iba't ibang kulay ng politika ang pinanggalingan, ang pinagkasunduan, at nagkakaisa kami na kami ay gagawin ng lahat upang pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Yan lang, kaya po, ay yan po ang aming naging adhikain. At ang aming sinisigaw sa lahat ng aming mapuntahan ay ang pagkakaisa. Dahil po, marami po tayong problemang hinaharap. Nandyan pa rin po ang pandemya. Nandyan din po ang krisis ng ekonomiya na dala rin ng pandemya. Kaya't kailangan, ang dami po natin kailangan ayusin. Ayusin po natin at tutulungan natin ang mga maniliit na negosyo. Kailangan po natin ayusin ang ating agrikultura. Kailangan natin buhayin ang industriya ng turismo. At lahat ito para magkaroon muli ng trabaho ang ating mga kababayan. Kailangan po natin ituloy ang infrastruktura na programa na build na sinimula ni Pangulo Duterte. Isama na rin natin dyan yung itinatawag na digital infrastructure na ang ating internet. At sinasabi namin ay nakikita namin natanggap po ng Pilipino. Kaya naman po sa palagay ko panahon na itong ugali ng Pilipino, itong katangian na Pilipino na ating ipinagmamalaki sa buong mundo, ang ating sinasabing makabayanihan na Pilipino ay hindi naman talaga dahan-dahan ay tinatanggap ng taong bayan, kung hindi ay lumalabas sa mula sa kanilang mga puso, mula sa kanilang sa ating kultura para maramdaman ng bawat isang Pilipino. At ang sinagot po ng ating mga kababayan ay sa simula nga ay parang bulong lang po at halos hindi marinig. Ngunit habang tumatagal ang panahon, yung bulong na yan ay lumalakas ng lumalakas. At mas marami po ang sumasama sa atin at sinasabi, tama, yan ang tutunguan natin ang pagkakaisa. Nang sa ganun, tayo ay maging mas maganda ang buhay. Tayo ay mas maraming tayong mga pagkakataon at oportunidad sa ating kinabukasan. At yung bulong po na yan, na sinimulan ng aming kampanya nung nakaraang taon pa, yung bulong na yan ay dahan-dahan palakas ng palakas habang dumadami. BBM! 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 Yan po ang ating layunin. Kaya po dito sa sinimulan natin ang ilusan, huwag po tayong titigil hanggang tayo'y magtagumpay. Ang unang tagumpay ay maaari nating sabihin na nanalo na tayo sa halaman. Ngunit hindi.